ma'am, bakit ganun? Nalalagi akong pinapagalitan, pinatawag akong sumail na na, ganito, ganito, sa puno, ayaw magdasal, ayaw magsimba. So, from 1986, tumitin po ang tanong, bakit po ako tumiwalay sa born again? Kasi nung born again po ako, pag nagsasamba po ako kasama yung mga kapatid kong Kristiyano ng panahon na yun, eh wala po akong nakikita ng pananampalataya po, naguguluhan po sa kanila. Ang nakikita ko po doon ay pagpapayaman, eh, mahilig sa mga material na bagay, yung mga leader ng mga born again. Hindi ko naman sinasabing lahat. Pero yung nasamahan kong grupo, ay doon ganun nakikita ko. At may nabasa po ako sa Bible na sinasabi sa akin ng Bible na kapag naguguluhan ka sa mga kasamahan ko sa pananampalataya, ang sabi sa akin ng Diyos, mas mabuti pang iwanan mo ang iyong mga kasama sa pananampalataya at sumama ka sa akin. At magmula ngayon, sabi ng Diyos, tayong dalawa na lang ang mag-usap. So from 1986 to 2013, ako po ay nagdadasal sa isang Panginoon, isang Diyos. Pero hindi ko po alam na hinahanap ko po palang isang Diyos, ay yun po ang dinadasalan din ng mga kapatid natin sa Islam. Kaya po noong Mayo, noong nakaraang taon, 2013, ako po ay naging ganap na pong Muslim at nagpalinis lang ako. At nandito na rin po yung sinasabi sa Ten Commandments na iisa lang ang iyong Diyos, ako lang dapat ang inyong dinadasalan. Yun po ang sabi ng number one na commandment. At yun po ay nasunod nung ako po ay isa ng Muslim at balinis lang na po. So kung meron pa po mga kapatid natin dito na nagdududa pa at tinatanong pa niya sa sarili niya na dapat na ba siyang magbalinis lang, ngayon na po magkakataon mga kapatid, magbalinis lang na po kayo. Ang Islam po ang kasagutan sa problema ng sambayan